Ito po si Miss Terry ng Guni-Guni PH at Guni Hunted Files. Para po sa nag-aabang ng kalugtong ng Chatmeet Kung Aswang, narito po ang Part 9. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa series na ito, nasa description box po ang link ng Part 1 hanggang Part 8. Ina-advise ko po na pakinggan nyo muna ang Part 1 hanggang Part 8 para makarelate po kayo at mas maintindihan nyo po ang Part 9. Maraming salamat po. Ang salo-salo na hinanda para kay Doña Aurora ay dinaluhan ng ilang aswang na may mataas na katungkulan. Napupuno ito ng iba't ibang putahing mula sa karne ng tao. Ang mga inumin ay pawang mga sariwang dugo. Kanina pa hindi ginagalaw ni Justin ang pagkain sa kanyang plato at tila ba wala itong gana na agad napansin ng kanyang ina. What's wrong, Justin? Why aren't you eating? I'm full, ma. Salamat. I think I need to rest. Hindi lingid sa kalaman ni Doña Aurora ang dahilan kung bakit ayaw ni Justin kumain ng tao. Ang babaeng si Nicole, kailangan na niyang kumilos sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay nilagyan ni Doña Aurora ng pampatulog ang inumin ni Justin. Dinala ni Ernest sa kwartong binata at binilinan si Mang Javier at iba pang kasambahay na huwag na huwag palalabasin ng mansyon si Justin. Panggabi ang pasok ni Nicole at nang makarating ito sa opisina ay agad niyang pinuntahan si Ernest. Ernest, alam mo ba kung asan si Justin? Ngunit imbis na si Ernest ang kanyang nakita ay isang babae na mga nasa late 40s ang nakaupo. Maganda ito, nakapostura. Halata mo sa pananamit at alahas na ito ay mayaman. Sa pag-aakalang may-ari ito ng kumpanya, ay agad siyang bumati at humingi ng paumanhin. Good afternoon. I'm sorry to bother you, ma'am. I'm just looking for Ernest. You are Nicole, aren't you? Nicole Ann Manzano? Yes, ma'am. Well, I will go straight to the point. I know you are an intelligent girl, so I am going to say this only once. Stay away from my son, Justin. Seryosong wika ni Doña Aurora. Hindi maipaliwanag din ni Nicole ang kanyang nararamdaman. Kaharap niya ang ina ni Justin. Nakapangliliit ang presensya nito, pero hindi siya magpapatalo. I'm sorry, ma'am. I'm afraid I cannot do what you want. Mahal ko po si Justin, and tanggap ko kung ano siya, kung ano kayo. Bigla itong nawala sa harap niya at may tumawa na lang sa kanyang likuran. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Am I hearing it correctly? Kilala mo ba kung sinong kausap mo? Alam mo ba kung ano mga sinasabi mo, ha, iha? Alam ko pong aswang kayo ni Justin at ni Ernest. Pero wala po kong pakialam. Ang alam ko po, mahal na mahal ko po ang anak nyo. Pwes, hindi ka sa amin na babagay. Hinding-hindi ako makakapayag na magkatuluyan kayo ni Justin. Nagulat si Doña Aurora sa ginawa ni Nicole. Lumuhod ito sa kanyang harapan at nagmakaawa. Ano po bang dapat kong gawin para matanggap niyo po ako at mapatunayan ko sa inyo na mahal ko si Justin?
Parang awa niyo na po. Hayaan niyo na po kaming maging maligaya. Muling nawala si Doña Aurora at lumipat sa silya ni Ernest. You are from Cebu, I see. May dalawa kang kapatid at nanay na may sakit. Sa tingin mo ba, matatanggap ng nanay mo na umiibig ka sa isang aswang? Isa pa, kung mahal mo pa ang pamilya mo, Nicole, gagawin mo ang mga sinasabi ko. Madali ko silang mapapahanap sa Cebu, Nicole. Tandaan mo yan. Dumating si Ernest na nakita ang nakaluhod at umiiyak na si Nicole. Bagamat awang-awa siya, ay wala naman siyang magawa para tulungan ito. Ernest, I have changed my mind. Hindi na natin siya kailangan ilipat. Kinuha nito ang checkbook mula sa kanyang bag. Kalahating milyon. Siguro naman sapat na yan para layuan mo ng tuluyan si Justin. Dahan-dahan tumayo si Nicole mula sa pagkakaluhod. Habang namumugto ang kanyang mga mata, kinuha niya ang cheque, tinitigan itong mabuti, saka tinitigan si Doña Aurora. Alam nyo, hindi lahat kaya nyong takutin o bilhin ng kayamanan mo. Gagawin ko to dahil mahal ko ang pamilya ko at para na rin hindi kayo magkasira ni Justin. Gusto ko lang pong sabihin ulit sa inyo, mahal na mahal ko po si Justin. Napaglayo mo man kami, pero hindi mo mababago ang nararamdaman ko sa kanya. Ay, siya nga po pala. Ito po yung cheque nyo. Hindi ko po kailangan ng pera nyo. Matapos noon ay dali-daling lumabas si Nicole. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nalinikip ang kanyang dibdib. Muling sumakit ang kanyang leeg, pati na rin ang kanyang braso. Kinakapos siya ng hininga at umiikot na ang kanyang paligid. Bigla na lang siyang natumba. Naalimpungata naman si Justin dahil sa masamang panaginip tungkol kay Nicole. Hindi niya alam, pero masama ang kutob niya. Sir Justin, saan po kayo pupunta? Babalik ng Maynila, Mang Javier. Pakiready po yung sasakyan. Hindi po maaari. Anong ibig mo sabihin, Mang Javier? Sir Justin, hindi po kayo maaaring lumabas. Ako po ang malilintikan sa iyong ina. Mahigpit pong ipinagbili ni Doña Aurora na huwag kayong palalabasin ng mansyon. Ha? Asan si Mama? Umalis po. Alam na ni Justin kung bakit siya kinukutuba ng masama. Kaya nagtungo siya agad sa kwarto upang kuhanin ang kanyang cellphone. Where is my damn phone? Kanina pa niya hinahalungkat ang cabinet, tinignan ang ilalim ng kama, nagparit-parito sa bawat sulok ng mansyon, ngunit hindi niya makita ang kanyang telepono. Lumapit itong muli kay Manong Javier upang makitawag. Please, Manong Javier, I just need to call Ernest. I promise, akong bahala sa'yo. Nakikiusap po ako, kahit ngayon lang. Come on, Ernest, pick it up. Pagbaba ni Ernest ay nakita niyang may ambulansya at isinasakay si Nicole sa stretcher. Matapos malaman ang nangyari base sa mga nakakita, nagpasya siyang sundan si Nicole habang nakadungaw si Doña Aurora
mula sa napakalaking bintana ng mataas na gusali. Ano bang meron sa'yo, Nicole? At nakuha mo ang atensyon ng aking anak at ni Ernest. Matapos ang halos isang oras ay lumabas na ang doktor na siyang sinalubong naman ni Ernest. Kamusta siya, Doc? Matagal mo na bang kaibigan ng pasyente, iho? Less than a year po siguro. Why? The patient has stage 3 lymphoma. Sorry, but I'm not familiar with your term, Doc. What is it? Lymphoma is a type of cancer that begins in the cell of the lymph system. Kadalasan, lalaki ang tinatamaan ito. Nagsasabi ba siya sa inyo ng pangangalay o pagkakaroon ng mga kulani? Sa sobrang pagkabigla ay hindi nakapagsalita si Ernest. Nagpasa siyang tawagan sila Aya upang ipaalam ang lagay ni Nicole. Pagkatapos nito ay pumasok siya sa kwarto kausap ang doktor nang magkamalay ang dalaga. Ernest, anong ginagawa ko dito? Iha, this is Dr. Yap. Ako ay isang oncologist. Ikinalulungkot kong sabihin na you have stage 3 cancer. Napapikit na lang si Nicole, kusang dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hanggang kailan, Doc? What are you saying, Nicole? You will live. Kailangan malaman to ni Justin. Hindi. Hindi mo ba narinig ang mama niya? Ayokong madamay ang pamilya ko, Ernest. Doc, tapatin niyo ako. Hanggang kailan na lang ba ako mabubuhay? Well, you can undergo chemotherapy. Since stage 3 ka pa lang naman, mataas pa ang prognosis mo. Malalaman natin kapag nakapag-adjust ng maigi ang katawan mo sa mga gamot. Yun nga lang, makakalbo ka at babagsak talaga ang katawan mo. Lalaban ka, Nicole. Hindi ka papatalo sa sakit na yan. Para kay Justin, ipangako mo sa akin. Salamat, Ernest. Sige, pero ipangako mo sa akin na hindi ito malalaman ni Justin. Wala kang kahit anong sasabihin sa kanya. Ayokong makita niya akong ganito. Ayokong makita niya akong nahihirapan. Deserve ni Justin ang lumigaya, hindi matali sa isang babaeng malapit ng mamatay. Pagdating ni Doña Aurora ay nadatnan niya ang basag na gamit sa sala. Andoon si Justin na nakatakip ang kamay sa kanyang mukha. Oh my gosh! What happened here, Justin? Ma, nasan si Nicole? Anong ginawa mo sa kanya? Tell me! I don't know what you're talking about, Justin. Ganyan ka na ba makipag-usap sa iyong ina? Wala ka ng modo! Ma, kilala kita. Alam ko, the reason why you lock me up para mailayo mo si Nicole sa akin. Let me tell you one thing. Mahal na mahal ko si Nicole, Ma. I will do anything to be with her.
Wika ni Justin na agad kinuha ang susi mula sa ina at pinaharurot ang sasakyan. Pagdating sa bahay nila sa Maynila ay hinintay ni Justin ang kanyang pinsan hanggang makatulog na siya sa may sala. Ernest, where have you been? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Tara, samahan mo ako. Puntahan natin si Nicole. Kalimutan mo na si Nicole. Anong sinabi mo? I said, kalimutan mo na si Nicole, Justin. Sa kanyang galit ay sinakal niya si Ernest. Ano? Parehas na rin kayo ni Mama? Ha, Ernest? Anong pinakain niya sa'yo? Akala ko kakampi kita. Umalis na si Nicole. Iniwang ka na niya. Naiintindihan mo ba? O gusto mo pang marinig kung anong gusto niyang sabihin? Inilabas ni Ernest ang kanyang telepono at pinlay ang audio recording. Justin, nitong mga nakaraang araw, napag-isipan ko na hindi ko pala kayang mabuhay kasama ka. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng pamilya ko? Hindi ka nila matatanggap. Hindi ko rin makita ang future ko na kasama ka. Gusto kong mamuhay ng normal at magkapamilya. I'm sorry kung pinaglaruan ko ang damdamin mo. Please, huwag mo na akong hanapin. Kung totoong mahal mo ko, palalayain mo ko. I'm sorry, Justin. Hangad ko ang kaligayahan mo. Hindi totoo yan! Napakasama mo! Sa galit ay naibato niya at nasira ang telepono ni Ernest. Pinagsusuntok ni Justin ang pader hanggang mamaga ang kamay nito. Bakit mo nagawa sa akin to, Nicole? Bakit mo ako lagi sinasaktan? All I did is to love you. Ramdam ni Ernest ang sakit mula kay Justin. Ngunit alam niya na mas masakit ito kay Nicole. Kung dati, hindi siya naniniwala na pwedeng magmahal ang tao sa katulad nila, ngayon ay napatunayan niya kung gaano kamahal ni Nicole si Justin. Kung pwede lang sana niyang ipagtapat kay Justin ang lahat. Kung pwede lang sana. Maraming salamat po sa pakikinig niyo po ng ating chatmate kong aswang part 9. Abangan niyo po ang finale sa susunod na mga araw. Muli po, para po sa mga ngayon pa lang po nakapakinig nitong part 9, para po mas maintindihan niyo po yung story, pakicheck po ang description box natin. Nandun po yung link ng chatmate 1 hanggang 8. Ina-upload din po natin yan, ang chatmate kong aswang series, sa ating Facebook page, ang official Guni-Guni PH Facebook page. Nasa description box din po ang link at nasa inyong mga screen ang itsura. I-search nyo lang po sa Facebook ang Guni-Guni PH. Ayan. Paki-like na rin po and follow para po updated po kayo sa ating mga series and uploads. Welcome po sa ating Guni Mansion. Ito po si Miss Terry G ng Guni-Guni PH or Miss Terry ng Guni-Guni PH at Guni Haunted Files. Ayan, ang Best Comment of the Day Award goes to kay Mary Grace Rimorin at sa inyong mga screen ang kanya pong comment from Hong Kong. Ayan, thank you so much Mary Grace sa iyong comment at pakikinig and supporta rin sa ating mga stories. Next po sa ating Guni Mention ay si Remedios de los Reyes, si Jerly Padilla, Jeric Cantos, Lilibet Javier, Babel Anchu, si Ara Ara, si Jonah Manalo, si Michelle Perocho, si Gringo Lacuata. Sir Gringo, try nyo rin pong pakinggan ang iba nating series.
Tiya ko magugustuhan mo rin yon. Ayan. Si Mr. Reynold Paglinawan, si Jose Villa ng Butuan. Hello, Jose. Si Christina Santiago at si Mark Nina Mendoza. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Gayun din po ang lahat ng Goonie Fam na mga silent listeners at hindi pala comment. Gayun din po ang mga nag-comment na hindi nabanggit. Don't worry po, by the end of the month, kaya po lang pinangako ko sa inyo. Meron po tayong Goonie Mention exclusive kung saan walang ads at mababanggit po kayo lahat. Provided na nag-comment po kayo sa ating last video or latest video bago po tayo mag Goonie Mention exclusive or bago mag-end of the month. Ayan. Muli, thank you so much po sa inyong support. And we love you all and God bless. Don't forget to click the like button and subscribe.